Hello guys, this is Benji Palaroan and welcome to our new reaction for today. Marami ngayon ang nangyayari ngayon sa ating kapaligiran at saka sa online. And one of these na nakakagulat ngayon is yung revelation ni Sarah Balabagan about his son, na ang father si Mr. Arnold Labio. So, guys, sino ba si Sarah Balabagan? Noong 1996 or 97, kaka-graduate ko lang yata ng college. Yun. Naalala ko yun. Since na nabalitaan siya, is very, very ano talaga. This is the first time yung case ng OFW nakapatay at minor yung nakapatay dun sa bansang yun. So, maraming international personalities na tumulong kay Sarah Balabagan para hindi siya maparusa ang kamatayan. Kasi nga, sa Southeast or sa Saudi, or I don't know what is the country, kung Europe, kung Saudi siya, UAE, I forgot. Basta OFW siya na yun. And the itcha, and napatay niya yung amo niya because of ni minomolestehan siya or ni-rape. So, maraming tumulong siyang mga well-known personality para mababa ang sentence. So, sa isang minor na di edad na sinasabi, very young, medyo traumatic yung nadaanan niya eh, di ba? Eh, kasi nga, nakapatay, na molestya siya, na-rape siya, and hatulan siya ng kamatayan, but napardon siya, so parang 200 lashes yung kanyang, tapos nakulong pa siya ng 2 years, parang ganun. So, as a minor di edad, medyo traumatic yun sa isang, hindi naman, at the time, hindi naman siya ganun ka mature na tanggapin yung mga pangyayari yun. So, very shocking, traumatization yun. Tao, diba? But pagbalik niya dito, international, para siyang well-known na tao dahil lumaban siya, so bigyan siya ng mga opportunity, grants ng government, and so on and so forth. Ang nakakagulat lang, kasi naging host to, naalala ko pa yun, naging host pa siya ng Channel 7, at saka sa mga iba, tsaka niya about OFW, ano yung boy ng OFW, so yun yun. So, nagulat lang ako yung nagsalita na siya for more than 20 years na about yung father of her first son, which is si Mr. Arnold Clavio. So, si Mr. Arnold Clavio naman is a well-known journalist sa Channel 7 right now. So, ito pala yung story na yun. Sabi niya, si Arnold Clavio yung nagko-cover ng story niya pala. At yung at the time nagkaroon sila ng relationship in tapos nabuntis pala niya yun at the time, which is eto lang yung, which is sabi daw minun di edad. Kaso ang point ko lang doon, kasi sinasabi niya kailangan kasuhan si Arnold Clavio, eh at that time hindi naman kasi sa batas natin, kasi nagtatanong-tanong niya ako sa mga friends ko about the case. Kung minor di edad siya at the time na minor di edad siya at the time at saka ano, maaaring siyang kasuhan ng rape. Okay. May iba-ibang klaseng rape case eh. Yung statutory rape, hindi po statutory rape yun. Kasi statutory rape yung lower than 12 years old, sabi nga ng lawyer. And ready siyang kasuhan. Kaso is more than 20 years. So pwede by the court of the Philippines, kung meron talaga by our law, pwede. Kung mapapatunayan na nagkaroon sila ng relationship, na married si Arnold Clavio, in minor si Sarah. Yun. At pangalawa, kung willing pa si Sarah ang kasuhan si Arnold Clavio, now for a rape. Pwede, kasi paahari. Second, yung suporta ng bata. Kasi nga,
na buntis eh, sabi daw. So, hindi rin natin alam. Well, hindi kompleto yung story eh, di ba? Sinabi lang, i-reveal. But hindi sinabing, hindi niya sinuportahan yung anak, hindi sinuportahan yung ano, habang pag-aaral ng anak nito, habang ako'y binuntis ng ni Arnold Clavio, gano'n. So, hindi natin alam. Kasi sabi nga niya, eh, parang ano na siya eh, peace na siya, maayos na lahat, gano'n. Nag-usap na yata sila na gano'n. So, ang ano lang dyan, ang issue lang dyan, yung asawa ni Arnold Clavio. Which is, syempre, merong ano yan, merong impact. So, depende sa asawa kung kakasuhan ta siya ng ano, ng tinatawag na concubinage, or something like that na term sa law. And mapag-uusapan naman niya is more than ano na eh, tagal na talaga eh, yung issue na yan eh. Yung nagulang talaga ako na, wow! Nasabi na niya. At least ang maganda dyan, nasabi na ni Sarah, yung kanyang, mahirap kasi nga ano eh, yung nasa loob yung ano mo, yung tinatago mong secret, tapos hindi mo masabi sa tao, hindi mo masabi sa laban mo. At ang maganda dito, eh, very understanding yung asawa ni Sarah Balabagan na ano na open up niya sa asawa niya, and now nasabi niya dito, which is nakakagana ng love yun, na wala na akong itatago, I'm free to all my ano, to my skeleton of my of the cabinet na tinatawag, di ba? Yun yung maganda dyan. Ang ano lang sa akin, syempre iisipin mo, syempre well known to si Arnold Clavio at nasabi tong ano, well known journalist, depende na sa relationship niya sa GMA 7 at sa kanyang syempre kanyang pangalan, maapektuhan siya dahil sa revelation na to. And it depends sa kanila. So kung makakasuhan man siya, it depends pa rin kung neither the parties will build up a case. Yeah, sabi daw. For me lang naman kasi, dami nag-guard kay Arnold kasi nababasa ko sa comments eh. Nagbabasa ko ng ano, ng mga comments. Sa akin, medyo nag-take advantage si Arnold Clavio. Kasi nga, may asawa na siya, eh, parang bit devastated yung tao, weak yung tao, pinatulan pa niya. Parang, kumbaga, mahina na tao, I take advantage yung nangyari. Kaso, syempre nga, hindi natin mapatunayan yun. Kung, hindi natin mapatunayan yan, matagal na kasi yung case. Yun yung sa akin. Kung meron man siyang pagkakamali, mag-usap na siya by party by Sarah Balabagan or his wife, yun na yung mangyayari dyan. So sa atin, tingnan natin yung susunod na kabalata pagdating dito, kasi nga hindi pa natin narinig yung side ni Arnold Clavio, and we need to check on that yung susunod talagang maano. So yung reaction ko lang dyan is we learned a lot on this may learning lang ako dito yung reaction. We learned a lot on this situation pagdating sa pag-apply ng batas, karapatan ng isang babae sa ganitong sitwasyon. Ang maganda lang kasi social media, we can express what we are thinking about in a certain situation or a certain event. So, ito yun. Yun sa akin. So, tingnan natin ang mangyayari pa. Dahil kasi nga, marami pang mangyayari dito. Or, hopefully, na maayos nila yung kanilang issue about this matter. And saludo rin ako ni Sarah Balabagan dahil kasi nga she speak out about this matter to people and being a strong person in a minor at the time. Ngayon she's now stable in a
family, and she have her own family, natagulin niya yan. So, hanga ako sa kanya. Yun lang, guys. So, I hope satisfied kayo sa aking reaction. So, please like and share and subscribe to my channel, guys. And see you to the next reaction video, guys. So, bye, guys. Thank you so much for watching. See you again on my next video.